Sitayin na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po'y Sabado, muli nating pinararangalan ang ina ng mahal na Poong Nazareno, ang mahal na Birheng Maria. It's Our Lady's Saturday. At ngayon pong 12 ng Agosto, pinagdiriwang naman po natin ang kapistahan ni San Francesca de Chantal, isang babaeng byuda na naging instrumento ng Panginoon sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga dukha noong kapanahunan niya sa Fransya. Pagdasal po natin ang lahat ng mga medtech sa kanilang simulang board exams ngayon at bukas, ang mga naghahanap trabaho, ang kagalingan ng mga may sakit, ang lahat nating mga intensyon, lahat silang mga may kaarawan, at ang lahat nating mga pinangakong ipagdadasal. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, hingin natin sa Kanya sa tulong ng bawat isa ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon.
Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoo'y buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Magsitay na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na po siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya, matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito
at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig. Panginoon, bakit po namin hindi mapalayas ang demonyo? Sumagot si Jesus, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga pong muli sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa inyong pagsisimula ng weekend o karugtong na ho ito simula pa gabi ng ating pamamahinga sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa at sa lahat ng simbahan dito pa natin napiling sa pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno, the National Shrine of the Black Nazarene tayo magsimba. Welcome po at maraming maraming salamat sa inyong pagsisimba dito sa Quiapo. Ngayon po ay ikapitong araw din ng ating nobenaryo o pagsasyam sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria, ang Nuestra Señora de la Buena Hora. Siguro ay magtataka kayo, Buena Hora, parang bago siya, parang never heard. Bagong title ba ito ng Mahal na Birhen? Well, ito ay patunay na ina siya nating lahat, lalong-lalo na ng mga deboto ng Poong Nazareno at tayong taga rito sa Quiapo. Ito ang titulo at ating pangalan ng Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga deboto, ang Nuestra Señora de la Buena Hora. Para hindi na ho tayo mahirapang hanapin ang kanyang larawan, nandyan po siya sa ating harapan. I suggest you get a picture of her, take a picture of her later, so that we will always remember and keep in mind that this is Our Lady of the Good Hour, Nuestra Señora de la Buena Hora, ang si Mariang kinikilala at ina ng lahat ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Sa Martes po ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Nuestra Señora de la Buena Hora, kasabay ng pangbuong simbahang pagdiriwang, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa Birheng Maria, the Solemnity of the Assumption of Mary. Kaya po ako'y nagpasya na ngayong Sabado ay si Maria ang ating parangalan higit sa lahat. Although today is also the feast of Saint Francis de Chantal, isa pong byuda, Frances, na ginugol ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na sa pag-asikaso at pag-alaga sa mga dukha at mga nangangailangan. Kasabay ng paggunita natin kay San Francis de Chantal, ito nga pong pagpaparangal natin sa Mahal na Ina. At sana po kasabay ng lahat ng ito, hindi natin kakalimutan ang mga paalaalang ito ng simbahan. Dahil siya rin pong nais ng ipaalala sa atin ng mga pagbasa. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio ang mahigpit na sabi ni Moises sa ngalan ng Panginoon. Siya'y nangusap sa ngalan ng Panginoon at ang sabi, "Dinggin mo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos, ibigin ninyo siya ng buong puso, isip at kaluluwa at lakas." So, dito ho natin matatagpuan yung kasagutan ng Panginoong Jesus, Poong Nazareno, nang siya'y tinanong, sa lahat ng mga utos, among the Ten Commandments, the Decalogue, ano ang pinakamahalaga? At dito po, hinango ng Panginoon ang kanyang sagot. Ibigin mo ang Diyos ng buong mong isip, puso at kaluluwa at lakas. At hindi doon nagtapos. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So,
dito po sa aklat ng Deuteronomio. Now, ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito in concrete? Kapag tayo ho'y may taong sabihin nating special, may pitak sa ating mga puso, the apple of the eye, obsessed tayo sa taong iyon. Talaga namang absorbed na absorbed tayo sa taong iyon. Lagi ho nating sinisikap na siya'y makita, makausap, at makasama, dala ng ating malalim na pag-ibig o pagmamahal sa kanya. Di po ba? No? Kung hindi ho natin maintindihan, the opposite. Yung taong ayaw natin, nainis tayo, galit tayo, tinik, ayaw nating makita. Ayaw nating makasama. Di po ba? No? Iiwas tayo kung nandyan siya. Kasi we don't feel okay. Pero yung taong mahal na mahal natin, gustong gusto natin, ibig na ibig tayo, gusto nating laging makasama, makausap, makita. Kaya kung ito ho ang ating kalakaran at pamamaraan bilang mga tao, bakit hindi ho natin gawin din sa pagkikitungo natin sa Diyos? Ito ho ang utos ng Panginoon eh. Ibigin mo ang Diyos ng buong mong isip, puso at kaluluwa. Paano ko gagawin yun? Practically, suggestion ho, bakit hindi natin gawin na ako'y sabihin natin malunod, mapaligiran, at palagi ang makaalala, makita, marinig ang Panginoon. Lagi ho ninyong hawak ang inyong mga cellphone, no? Mga computer gadgets. Meron bang bagay dyan, larawan, caption, or what, na magpapaalala sa akin sa Panginoon? Or even worse, maganda hong tanungin natin, pag hawak nyo sa cellphone nyo, ano o sino ang una kong nakikita? Ako, pag sakay ko sa jeep, minsan ako'y naninilip. Ano bang nasa cellphone niya? Mukha ng mga jowa, no? Wala namang masama. Pero bihira ako nakakita ng larawan ng Panginoon. Maliban na lang ho, yung mga papunta dito sa Quiapo, talaga namang ultimo sa suot, sa cellphone, no? Talaga namang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kasi ho, ito ang paalala sa atin ng Panginoon na para hindi natin siya makalimutan, pagsikapan nating tayo'y malunod, malublob, no? Sa Tagalog, di ho maganda, malublob. Or in English, mas maganda, to be immersed in the presence of God. Yun ho ang laging paalala sa mga exclusive schools. No? Nakapag-aral ako ng kaunti ng teolohiya, thanks to theology, sa Ateneo. No? Ang sabi ho sa amin, ang bukang bibig ng mga Jesuits, let us put ourselves in the presence of God. Na naging chaplain ho ako for some time sa Binild, yun hong the other branch of Lasal. Sa kanila naman, let us always remember that we are in the presence of God. And they always end the prayer, leave Jesus in our hearts forever. So meaning, ito pala ang sikreto na pagsikapan nating laging kilalanin, makita at marinig ang presensya ng Diyos sa buo nating paligid at lalo't higit sa ating isip, puso at kalooban. To the extent na sana ito hong mga bagay-bagay na lagi nating taglay at hawak ay magpapaalala din sa atin sa Panginoon. Nang sa gayon, hindi ho natin siya makakalimutan. Kapag tayo naiinis, tayo nagagalit, tayo sinusumpong, umiiral yung ating attitude.
kikita natin si Lord. Maliban lang, baka gusto mo ihagis yung cellphone mo sa inis kay Lord. Pero hindi, di ba? With all these things, tayo'y pinapaalalahanan ng Panginoon na nawa ang ating pananampalataya sa Kanya ay udyok o bunga ng ating malalim na pag-ibig sa Panginoon. Pag-ibig na gusto natin siyang laging makita, gusto na lagi natin siyang makausap, gusto nating lagi siyang mapakinggan at nais nating lagi siyang kasama. Ito ho ang kulang sa mga alagad ng Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo, parang nainis si Lord eh. No? Sabi niya, hanggang kailan ko ba kayo pagtitiisan? Matigas ang ulo. Marunong din pala magalit si Lord, no? Pero ang nais niya kasi, hari nawa sa mga alagad niyang ito na kasama niya palagi, sila, bunga ng kanilang palagi ang pagsasama, hari nawa ang maging kaugnay niya at kaisa sa paghahatid kagalingan sa iba. Kaso hindi. Yun hong ama ng anak na sinasapian ng may sakit, no? Parang epilepsy. Hindi napagaling ng mga alagad. Kinailangan pa niyang lumapit sa Panginoon. Kaya kung tayo ho'y mayroong napakalalim na pag-ibig sa mahal na Poon, bunsod ng ating matibay na pananampalataya sa Kanya, gagawin natin at magagawa natin ang lahat. Ang magpatawad, ang hindi sumuko, ang maging mabuti, ang gumawa ng maganda sa kapwa, ang manatiling tapat sa Kanya at sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa isang taong walang pag-ibig, mahina, mababaw ang pananampalataya. Ngunit kung tayo'y lubos na umiibig sa mahal na Poon, ang pag-ibig nawang ito ang siyang mag-uudyok sa atin upang sa ngalan niya, para sa Kanya, sa tulong niya, kasama siya, magawa natin ang mahirap ngunit maganda, ang mabuti at tama para sa Kanya at para sa iba. Hingin po natin sa Panginoon na sana'y lumalim tayo sa pagkilala, pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya. Nang sa gayon, sa lahat ng pagkakataon, sa hirap at ginhawa, sakit at kalusugan, kasaganaan at kasalatan, ang Diyos ang lagi nating kasama. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pananalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ang kapangyarihan sa lahat ng sanlilikha. Ang ating tugon, walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ng Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakap nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga puso ng mga leader ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan nang pagka makasarili. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong naging manhid na sa pagkakasala naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay,
dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, umakap nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga tapat na yumao, naway ligtas na may hatid sa tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, umakap nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Patuloy nating ipagdasal ang lahat ng mga medtech sa kanilang simulang araw ng board exams ngayon at bukas. Ang mga naghahanap trabaho, ang lahat ng mga nagnanais mag-abroad at makabalik sa pagbabarko, ang kagalingan ng mga may sakit, ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay malayo sa ating piling. Para sa kanilang lahat, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Sa katahimikan, pagkatiwala po natin sa Panginoon ang iba pa nating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, buong pagtitiwala kaming lumalapit muli sa iyo. Dahil kami umaasa at naghihintay na ang mga biyayang ipinagkaloob mo na sa amin noon ay muli mo pa rin ipagkakaloob sa aming kagipitan at pangangailangan ngayon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawa. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyo. Magstay na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaparehiya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak na si Jesus ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Santa Maria ang Birheng Mahal na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng Maria na nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birheng Maria bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. At sunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni San Francesca de Chantal, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Isa daw po sa mga pahiwatig ng taong umiibig, siya'y umaawit. A person in love is capable of singing, loves to sing. Kaya, at isa pong ito ay, it's a memory help para di natin makalimutan ang taong ating minamahal, ayaw natin siyang talikuran, lagi natin siyang inaawitan, lagi nating inaawit ang kanyang karanasan. Kaya't bilang pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa Kanya, sama-sama nating awitin ng walang pagkasawa ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. A person we love, we would like to please at all times. Gusto natin siyang pasiyahin dahil mahal natin siya. Kaya't ibigay natin ang ikasisiya ng Panginoon sa hangad niyang magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Kordero ng Diyos.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At silid po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y iibig at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ko, kanapanap ka ng puso, dinig mo'y isang awit paghilom. Hanap ka ng puso, dinig mo'y isang awit pag-ilong. Ang balik ng aking diwa ay sa'yo. Huwag nawang pababayaang masipayo. Ikaw ang bugtong hininga ng buhay. Dulot mo'y kapayapaan pag Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, dinig mo'y isang awit pag-ilong. Ako'y akayin sa matuwid,
pagnawang pahintulutang mabighani ng panandalian at pagnarilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Senyora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susunda ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birheng Maria at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. As I've said, ang tao pong umiibig, umaawit. Deboto tayo ng Mahal na Ina. It's Our Lady Saturday. Kaya't sa isang pamilyar at simpleng awitin, awitan po natin siya. Immaculate Mother, to you do we plead, to us God our Father, for help in all our needs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa Martes po, Solemnity of the Assumption, Our Lady's entry into heaven,
at kapistahan po ng Mahal na Birhen ng Buena Hora, lahat po tayo ay inaasahang magsimba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng Mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat nilang mga intensyon, mga pinangakuang ipagdadasal, mga larawan at pangalang kanilang taglay na di makasimba dala ng iba't ibang dahilan. At basbasan mo nawa ang mga imahen at dasalan. Lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging tapat na ibigin ang Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Sabay-sabay po natin siyang awitan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Happy weekend po sa ating lahat.